pagpala at makulay na araw po sa inyong lahat. Tapat, matapang, at buo ang loob. Ito ay yun lamang sa mga katangian ng isang sundalo. Ang kabayanihang hinihingi sa mga tagapagtanggol ng bayan ay nasusubok sa pakikibaka upang matamo ang tagumpay kahit ang kapalit ay buhay. Ang maigting na pagnanais na mapaglingkuran ang bansa at may alay ang sariling buhay sa inang bayan at ang pagsumikap na may pagsanggalang ang kanyang mga mamayan laban sa mga kalaban ng lipunan ay siyang dakilang tungkulin ng isang sandatahan o sundalo. At ang dakilang tungkulin na ito ay sumasalin sa pusong nag-aalab sa pagmamahal sa bansa. Ang ating mga veteranong sundalo ay mga haligi ng katapangan at pagkamakabayan o pagkamakabansa. Hindi ito masisilayan sa salita, ngunit matatanaw at masasaksihan sa kanilang nakaraan na nagsusumigaw, "Mabuhay ka, Pilipinas! Ang bayang ating pinaglingkuran at ang aming buhay ay sa iyo lamang laan." Ang nag-aalab na pagmamahal sa bansa ay nakaugat na sa kanilang mga puso na nagbibigay ng pahintulot sa ating lahat na mabuhay ng malaya at matagumpay. Sa makatotohanan, ang isang veteranong sundalo ay marapat lamang bigyan ng paggalang at parangal sa paglilingkod na kanilang inilaan para sa mga mamamayan, kapayapaan, at kalayaan ng bayan. Sa pagbibigay na parangal sa ating mga veteranong sundalo, mga medalya, mga salita ng pagkilala, nitulong pinansyal ay hindi sasapat sa paglilingkod na kanilang inilaan. Sa mga pagdurusa, bigati, at paghihirap na kanilang naranasan sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang tanyag ng Marcha ng Kamatayan ayon sa kasaysayan noong 9 Abril 1942 na naranasan ng ating mga veteranong sundalo ay matatanaw at masasaksihan sa mismong bayan. Sila, ng mga tagapagtanggol at tagapagbantay ng kalayaan, ay sapilitang isinakay ng mga sundalong Hapon sa mga bagon na halos hindi na makahinga sa maliliit na espasyo nito. Dahil dito, may mga nagmarcha bilang bilanggo ng gera mula Mariveles patungong San Fernando hanggang Camp O'Donnell Capas. Ang kasaysayan ito ng ating bansa ay marapat na huwag kalimutan at mapunta sa kawalan. Alalahanin natin ang winikaya ng ating bayaning si Rizal. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paroroonan. Ang hindi paglimot sa ating kasaysayan ay hindi nangangahulugan, hindi gumagaling ang karanasan. Ngunit ito ay patunay lamang na tayo ay umuunlad, katuwang ang pagkatuto sa nakaraan at upang maiwasan ang muling pagsiklab na isang digmaan. Ang mga veteranong sundalo na dumanas ng paniniid mula sa banyagang mananakop ay ginawaran ng araw ng pagunita at pagpupugay sa kanila. Ang araw ng kagitingan. Ito ay nakalaan sa mga matatapang na veteranong sundalo na naglaan ng buhay para sa inang bayan at ang bilang pagkilala sa ginampanang tungkulin sa bansa. Sa inyong lahat, aming mga veteranong sundalo na nag-alay ng buhay para sa kalayaan, kayo na nasa kabilang buhay at sa lahat ng nagalakbay pa sa kasalukuyan,
kayo ng mga dakilang haligi ng kalayaan na nagtiis makamit lamang ang tagumpay ng inyong bayan sa mga pangaping dayuhan. Tanggapin po ninyo ang aming pagsaludo bilang pagpupugay at paggalang sa hindi matutumbasang kontribusyon sa aming kasalukuyan. Maraming salamat po sa inyong inihandog para sa kapakanan ng kasalukuyang henerasyon at ng susunod. Ang inyong sakripisyo na inilaan para sa bayan ay hindi lamang sa mga aklat matatagpuan, ngunit sa puso rin ng bawat mag-aaral na nagmamahal sa bansang Pilipinas. Maraming salamat po. Mabuhay ang mga veteranong sundalo. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Mabuhay tayong lahat. Thank you to Army Shelo Gio, a student from Capas West Central Elementary School.